guys, pag-usapan lang natin itong nag-trending na post ni Daniel Padilla. Kasi guys, ngayon lang natin napansin ito. Kaya nga naman pala guys, madalas silang nagkikita at nagde-date at sabay pang kumain, di ba? Kaya lagi pala silang spotted. At sabi nga dito guys, mag-inoong bagong taon sa inyo, sa'yo din, Val. We close a chapter, but we will open an even more wonderful one. Ibig sabihin yan guys, no, umiingi ng second chance si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Diba? Alam naman natin kasi guys, no, nagbagong taon si Catherine Bernardo sa Thailand. Si Daniel Padilla sa Pilipinas. Magkaiwalay din sila guys, no. Talagang ibang klase yung nangyari sa Katniel last 2023. Dahil puro pambabatikos ang nangyari kay Daniel Padilla. Pero sabi niya nga, huwag kayong mag-alala, Katniels, no? Yung mga fans, no? Fans nila. Kaya nga sinasabi niya, sisiguraduhin kong masusungkit ko ulit si Catherine Bernardo. Diba? Nakikita naman natin yan, guys, no? Yung pinakita ko noong mga ilang araw, guys, yung nakatalikod sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa nasabing kasal ni Rhea Ataide at Sanjo Marudo. Ibig sabihin lang yan, guys, sabay silang pumunta sa kasal. Diba? Kasi, guys, nung sina Robby Domingo ay ikinasal, nauna si Catherine Bernardo, nahuli si Daniel Padilla. Ibig sabihin lang nun guys, na-late si Daniel Padilla. Diba? Iba yung nakapartner ni Catherine Bernardo. Kaya galit na galit si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla dahil late siya guys. Diba? Hindi siya gumawa ng paraan para at least, syempre, lahat ng sugat na ginawa niya at least, syempre, gumagaling naman sana, di ba? Eh, kaso nga lang, guys, eh, nagpalit pa siya, di ba? Kung makikita ninyo, guys, no, doon sa video sa kasal ni Robby Domingo, ay talagang pilit inaawakan ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo, pero pinagbabawalan ni Catherine Bernardo. Diba, ika nga guys, meron pa daw siyang bodyguard si Catherine Bernardo. Kaya kung mapapansin ninyo guys, pati sa loob ng simbahan ay umiingi ng tawad si Daniel Padilla. Hindi ibig sabihin nun guys, eh, doon sa mga kasalanan niya. Umiingi siya ng tawad dahil late siya sa nasabing kasal ni Robby Domingo. Kailangan nyo rin kasi maintindihan.